Magandang umaga po sa ating lahat at sa ating Diyos sa buhay, sa ating mga kapatid na nasa kani-kanilang mga tahanan. Magandang araw po sa ating lahat. Buksan po natin ating Biblia sa Galatians chapter 4, verse 4 to 7. Galatians chapter 4, verse 4 to 7. Basahin ko muna po sa salitang English. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. When therefore thou art no more a servant, but a son, and if a son, then an heir of God through Christ. Basahin natin sa Tagalog. Natapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos sa kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkup sa mga anak. At sapagkat kayo mga anak ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama, anupat hindi ka naalipin kundi anak, at kung anak ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. Tayo po ay umusal ng konting panalangin. Panginoon Diyos, sa dakila sa lahat, Panginoon, muli kaming sumasamo sa iyo ngayong umagang ito, humihiling ng pagbasbas sa iyo pong gawain, sa aming pong devotion ngayong araw ng Linggo. Gabayan mo po kami at nawa ikaw ang mapurihan, ikaw ang mapasalamatan, ikaw ang madakila sa aming kalagitnaan. Sa pangalan mo, O Panginoong Jesus, sa pangalan mo, O Diyos na nagliligtas. Amen. Sa ating nga pong nabasa kanina, sa panahon natin ngayon, na makikita natin ang importansya na kabilang tayo sa isang pamilya. Ngayon, higit kailanman magkakasama ang mga magkakamag-anak sa tahanan. Walang pumapasok, walang nagtatrabaho, kundi sama-sama tayo lahat. So imagine na kung tayo ay walang tinatawag na pamilya, kung nag-iisa tayo sa ating buhay, sa gatong panahon na wala kang ibang makakapitan, bukod yung ating pananampalataya, kundi yung bawat isa sa atin. Kaya ganoon kahalaga na buo ang pamilya. Yung iba sa atin, maaaring hindi na kompleto. Yung iba sa atin, wala ng mga, walang ama, o kaya walang tatay, o wala pareho. Yung iba naman sa atin, maaaring wala sa kanilang tahanan at nagtatrabaho sa ibang bansa. So napakahirap kapag wala kang masasabing kinabibilangan na isang pamilya, kung wala kang tinatawag na iyong ama o wala kang matatawagan na ina. Ngayon po kahalaga ang magkaroon ng isang pamilya. At tayo nga dito sa ating salita na nabanggit natin kanina, na nung tayo ay kinukup tayo ng ating Panginoong Jesus, nagkaroon tayo ng pagkakataon o karapatan na tumawag ng ama sa kanya, at tayo'y kaniyang mga anak. Ano ba yung ginagawa ng anak sa kanyang ama? Doon siya humihingi ng ang kanyang pangangailangan para i-sustain yung kanyang buhay, yung tatay, yung katrabaho, nagpo-provide sa pamilya. Gaya din ng ating Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, na siya nagsusustain sa ating mga buhay. Sa panahon ngayon, ito lang yung ating talagang kinakapitan, tinatawagan sa mundo na napaka-uncertain. Amen. Buksan natin sa John chapter 3, verse 3. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sa Tagalog, sumagot si Jesus at sa kanyang sinasabi, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Nung tayo maipanganak na muli, nung tinanggap natin siya, nung tayo ay maborn again, mga kapatid, tayo naging anak ng ating Panginoong Jesus, na ating Diyos na tagapagligtas. Kasi dati, ang pinapanginoon natin ay yung ating mga yaman o maaaring mga ibang bagay yung ating pinapanginoon. Pero nung tayo maipanganak na muli, nung magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon, nagkaroon tayo ng karapatan na tumawag sa Kanya ng Ama. Humihiling tayo sa Panginoon at siya ay tumutugon sa atin. Sa next verse po, mga kapatid, ang sabi din sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17,
Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Nung tayo nasa ating Panginoong Jesus, nasa ating Panginoon tayo, nawala na yung ating dating pagkataon na reklamador, na mainitin ang ulo, na bungangera, na parang walang pag-asa sa buhay, malungkutin. Pero dahil alam natin na Diyos na makapangyarihan sa lahat, yung ating Panginoon at tagapagligtas, yung kumukupkup sa atin, napakasarap na meron kang matatawag na isang tatay. Napakasarap na matatawag ka na isang ama. Naranasan ko ang kahalagahan ng ama nung mawala yung aking tatay. Ganun pala. Kasi dati, ang aking pong ama ay jack of all trades. Siya po ay carpintero rin at gumagawa ng iba. Sabi nga ni Mrs., nung mawala ang itay, hindi niya alam kapag may kailangan gawin sa bahay, kung sinong tatawagan. Pero dati napakadali. Alam mo, nandyan lang, isang tawag mo lang at siya ay darating. Kaya kung tayo ay walang relasyon sa Panginoon, wala tayong matatawag na ama o tatay, napakahirap. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin. When thou passest through the waters, I will be with thee, and though through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shall not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. Ito po ay isang awit. Pagka ikay dumaraan sa tubig, ako'y isa sa iyo, at sa mga ilog hindi ka tatakpan niyon. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o magniningas man ang alab sa iyo. Anong sabi ng awit nga? Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Sapagkat kasama natin ang Diyos. Kapag kasama natin ang Diyos sa ating buhay, hindi tayo maano. Palakpakan natin ating Diyos sa buhay. Amen. Sulit po natin verse, mga kapatid. Romans chapter 8, verse 16 to 18. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs of with Christ. If so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Tingnan natin sa Tagalog, mga kapatid. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos, na kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga, makapagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumalahati namang kasama niya, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhati ang mahahayag sa ating napakagandang pangako ng ating Panginoon na tayo may mga pagtitiis, meron tayo mga bagay na hindi magandang nararanasan mas lalo sa panahong ito. Pero sabi dito, hindi ito maikukumpara o maitutumbas sa kaluwalhati ang mahahayag sa atin matapos ang buhay na ito. Napakagandang pangako ng Panginoon sa atin, sapagkat ito'y pangako ng Panginoong Diyos sa kanyang mga anak. Sa mga anak ng Diyos, tayo po ba ay inaari natin tayo anak ng Diyos? Kung inaari natin tayo anak ng Diyos, wala tayong dapat ikatakot, wala tayong dapat ipangamba, sapagkat siya yung ating ama na makapangyarihan sa lahat, na nakakaalam ng ating bukas at nakakahawa ng bawat sandali. Nagkaroon man ng panibagong extension, alam natin na ang Diyos ang nakakaalam at siya ang magliligtas sa atin. Muli tayong lumuko at humingi, Panginoon Diyos, nakilala sa lahat, salamat Ama, sapagkat kami iyong mga anak. At ikaw, O Diyos, Ama, na makapangyarihan sa lahat na aming kinikilala, na sa amin ay gagabay, sa amin ay mag-iingat, sa amin ay gumagawa. Salamat, Panginoon, na alam po namin na kung kami tatawag sa iyo, ikaw ay nariyan, na nakikinig sa amin at siyang tutugon
Nalalaman mo, Ama, ang aming pong mga pagkukulang. Nalalaman mo rin, Panginoon, ang aming mga pangangailangan. Ikaw, Panginoon, ang siya magbigay sa amin ng kapanatagan ng loob sa mga panahong ito, sapagkat ikaw lang, O Diyos, ang aming tinatawagan. Ikaw lang, Ama, na makapangyarihan sa lahat, makakapagsabi ng katapusan ng mga ganitong bagay. At kami nagtitiwala na kami ay sa iyo lang tumatawag. Ikaw ang aming Panginoon, ay hindi mo kami pabayaan at hindi mo kami iiwanan. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, dinadakila ka namin sa pangalan ating Panginoong Yesus.